sa mga grupo ng park photographers sa Luneta ay ang Flower Clock Photographers Association Incorporated at dito nakilala ang kanilang presidente na si Ate Joy. Hello, kanang araw po. Hi po, Ma'am Joy. Hi, hello kayo po si Miss Joy. Hi, Miss Joy. Kumusta ka? Mabuti po, ma'am. Ito ang inyong opisina. Opo, ma'am. Flower Clock Photographers Association. Ako si Joy D. Radam, 50 years old. 8 years na po akong photographer dito sa Luneta Park. Kasalukuyang presidente po ako ng Flower Clock Photographer Association. Lumaki po ako sa Leyte. 6 po kaming magkapatid, panganay po ako. Ang mother ko po ay nagtrabaho sa Maynila. Mahirap po talaga ang buhay doon. Nung tumagal na po yung mother ko, kinuha ako, pinaaral po ako. Ang kinuha ko po ay midwifery. Hindi ko po talaga may apply yung midwife na yun. May takot ba ako pag nakita ko yung nagpaanak, yung dugo. Kaya sabi ko mag-restaurant na lang ako. Taong 2018 ang hindi inaasahan ni Ate Joy na makilala ang katuwang sa buhay na si Kuya Jericho, isang park photographer. Si Jericho po, talagang photographers na yan sa Luneta. Matagal na po. Hanggang sa sinama na po ako dito, so naging photographer na po. Ito pong opisina niyo, kung saan kayo nagpiprint ang mga pictures, tama po ba? Opo, ma'am. So, pag may tao na sa Luneta, pupunta sila dito para i-claim yung mga litrato. Opo, ma'am. Ma'am, pwede po tayo doon na lang po tayo mag-usap sa... So, may bench area. Po. Maganda yung view doon eh. Opo, ma'am. So, meron kayong asosasyon ng mga photographers dito sa Luneta. Opo. Ilang grupo ang meron kayo? Dalawang grupo po yan, ma'am eh. May sample, may flower clock. Naging member po ako ng Flower Clock Photographer Association noong 2012. Hati po yun. Kung halimbawa, kumita ka ng 50, 25 mapapunta doon sa asosasyon. 25 sa akin po. Hindi ko po nagustuhan yung pamalakan ng dating presidente. Problema po talaga kung saan napunta yung pundo namin. Nung dumating ang 2018 po, binoto po ako at naging presidente po ako ng Flower Clock Photographer. Sinigurado ko na po na mapapunta sa mga miyembro ang kinita ng mga photographers. So simula po na naging presidente kayo, ano po yung mga nagawa nyo para sa grupo? Numonitor ko po lahat ang mga photographers. Parang nanay na po ako, lahat daingan po sa kung anong problema. Bakit po kayo pumasok sa photography? Sinama ako dito ng mister ko, si Jericho. Nung una ko pong nakita yung asawa ko na may hawak na kamera, hanggang sa natuto po ako, hiniram ko na po yung kamera niya. Masaya po kumuha ng picture. Minsan, pinupuri po yung kuha mo ng mga customer. Isang kamera lang po ang gamit namin, hiraman kami ng mister ko. Hanggang sa napag-ipunan ko po iyon, ma'am, isa-isandaan, hanggang sa nakabili po ako ng kamera. Magkano po ang usual na kinikita po pag yung... Isang araw niyo po dito? Hindi, pare-parehas, ma'am. Minsan siniswerte po. Makapagpa-uwi ako ng 600. Pag minsan po, talagang zero, wala. Kahit anong alok mo. Ngayon kasi may mga kamera na po yung mga cellphone, kaya mahina na po. Nung dati, di film pa, walang kamera, cellphone, malakas. Ano pong diskarte nyo para kung sakaling walang kita po sa photography? Ano po, ma'am, tinda-tinda, loto-loto pagkain. Nahatid ko po sa mga gustong bumili ng ulam. Nahirapan po talaga kami sa pangangailangan namin. Bigla na lang nag-lockdown yung anak buhay namin, nawala. Talagang sa pang-araw-araw, dalawang gagawa ka paraan, makakain ka or ano. Lalo na, nag-maintenance yung mister mo ng gamot, kailangan i-ano mo talaga yun na mabili. Napansin ko po sa ibang mga kasamahan kong photographers, nangupahan lang po sila ng bahay, pinaalis, na hindi na sila makabayad kasi wala na pong pangkabuhayan dito sa park, nawalan po sila talaga ng kita na. May memo na po ba kayo natanggap kung kailan kayo pwedeng bumalik? Opo, wala pa po. Hindi pa po yun kung kailan. Ano pong ginagawa nyo ngayon para matulungan din ang organisasyon nyo? Siyempre, lahat po walang trabaho ngayon eh. Mayroon po kaming naipon na konting pera at napamahagi ko po yun sa kanila para magkaroon lamang po sila ng
pambili-bili ng bigas, ganyan, ang tawid gutom. Bawat miyembro po, binigyan ko po ng tagwa 1,000. Tuwang-tuwa naman po sila. Gano'ng matagal yung inipon yung pondo na yun? Bago mag-pandemya? Umpisa ng December, kami nag-Christmas party. Tapos, pagkatapos noon, ipon na ng ipon. Yun po yung pinakaunang Christmas party po sa inyo. No? Kasi simula po sa anong edad ang pinakabata hanggang sa pinakamatanda po ng mga members ninyo? Pinakamatanda po, may 17 na po eh. Tapos yung dalawang 68 na namatay na. Namatay po? Opo, sa pandemic. Kasi yung maintenance po nilang gamot, hindi na mabili kasi wala lang hanap buhay sa park. Makakalungkot naman yun, ate, sa... Yung sa para sa akin dapat na hati-hati, binigay ko na lamang po doon, dagdag sa kanila, tulong. Yung kanina po, ate, pinuntaan natin kanina, opisina nyo yun eh. Kumusta naman po mga gamit nyo, kompleto naman po? Yung iba po, ma'am, doon, siraan na. So, paano dalawan... po, kailangan nyo mag-print ng pictures, kung ganyan? Gumagawa pa rin po ako ng paraan na magkaroon ng communication dyan sa NPDC na tulungan kaming makabalik na po. Pag sakaling open na yung pangkalahatan dito sa Lunita. Kung ano man mangyari niyan na hindi na kami papasukin na dito sa park, sana magkaisa pa rin kami na gagawa ng paraan na hindi magkahiwa-hiwalay. Kasi pag may asosasyon po kasi parang isang pamilya na po kayo. Saan po kayo magpapasko ngayon? Ano pong plano nyo? Ano lang po, sa bahay. Bumupunta po yung apo ko dyan sa bahay namin, si Ninyo. Si Lola Joy, mabait po, masipag. Kasi po, pupunta pa po siya sa Luneta, nagko-commute kahit malayo. Pagpagod si Lola Joy, nag-aalala po kasi baka magkasakit po siya. Nasisipag po kasi si Lola Joy para po mapakapagpakain po siya sa amin po. At saka mahal niya po kami. Siyempre, hindi mo mahal na mahal po namin. Ito yung paborito niyo. Ate, kanina, sabi mo hindi mo alam kung paano ka mag-Noche Buena. Opo, ma'am. Huwag kang mag-alala, ate, kasi sagot na po ng iba yan ang pag-Noche Buena niyo. Thank you po, ma'am. Sagot na yan. Po. Kasama na po pati sa apo nyo, kasama na po yan. Salamat sa po, dahil mag-iiliw mong kunento sa amin si Ninyong, iyong paborito. Kami na rin po ang bahala sa pangregalo nyo sa inyong apo. Ay, salamat po, ma'am. Nabanggit nyo rin po na asawa nyo po, kailangan ng maintenance for diabetes. Sagot na rin po ng iba yan. Kami na po bahala. Salamat po, ma'am, ng marami po, ma'am. Sa ngayon, dadagdagan din po namin ang inyong mga pangluto, mga gamit nyo po pang lako. Para mas makatulong po sa inyong business. Apo, ma'am. Marami pong salamat po, ma'am. Dito po ba meron na kayong picture? Apo, ma'am. Halika, ate. Kukunan kita. Kukunan kita, ate. Halika. Ako po'y buong pusong nagpasalamat kay Ma'am Angel Luxin. Laking tulong po ito.